Good morning and what's up na rin sa mga, sa inyo. So today papunta ako ng LTO no Baliches para ipa-register tong motor ko. So ngayong araw 'yon. So hindi ko lang alam kung magkano magagastos natin. Titingnan natin mamaya kasi may dala-dala ako, 3K lang dala ko. Ewan ko kung magkano ba magagastos eh. Baka lang mahal na ata ngayon yung registration eh. Alamin natin 'yan mamaya. Okay? All right. Relax lang kayo diyan. And then, kung napapansin nyo, ito, side mirror ko, pinalitan ko, wala kapalibago. Hindi ka tulad nung maliit lang eh, kasi hindi ako sana eh. Eh, pagtingin ko, nakakapalibago siya eh. Parang iba na yung pakiramdam ko pag tingnan yung motor ko eh, sa harap. Eh. Parang ang pangit na. Dahil ang laki ng side mirror. So, pinili ko kasi siya kasi baka pag in-inspect, baka hindi ako papalikin ulit ako, papalit sa akin yung side mirror na stock. Kaya pinalitan ko na siya. And then may recommended din ng iba eh. Sinabi sa akin ng iba bago daw ako, yung previous vlog ko, bago daw ako magpa-register, palitan ko daw muna yung side mirror ko kasi may sukat daw eh ng lapad ng mirror. Ano bang araw ngayon? Webes ba ngayon? So Webes ngayon. Hindi ako pumasok para lang maparin yun to kasi ang hirap ng feeling mga idol eh na hindi pa registered yung motor mo tapos magbabiyahe ka eh. Eh paano kung makasagi ka, 'di ba? Yun ang mahirap dun sa ganun eh. So, ito kasi motor ko, ang nangyari sa siya eh. Tabang lugar 'yon. LTO Valenzuela naka-registered to. So, sa i-registered ko siya ngayon diyan sa Sabarte kasi mas malapit-lapit sa amin eh kumpara sa ISAB eh. Kung may bayad pang-transfer, meron pong bayad 'yon. Hindi ko lang alam kung magkano eh, 100 ata eh, 100 plus ata yung ipapa-transfer mo sa lugar kung saan na-registered, may bayad yun. And then hindi ko pa binalik sa stock yung shifter ko, so single shifter pa to na bushy, so hindi ko lang alam kung pwede ba to. Pwede ba to? Pag wala, babalik talaga ako eh ipapalik ko yung dating stock niya. So, titingnan natin kung makaka-register ba ako. So makakapasa pa pag in-inspect to. And then, hindi rin gumagala kasi yung stoplight ko sa likod eh. So, pag in-inspect talaga ng maigi, hindi talaga makakapasa to pag-check up to. Hindi makakapasa kasi hindi gumagala yung stoplight ko eh. Yung stoplight ko na sa likod. Pag yung sa paa yung tinatapak ko, hindi siya umiilaw. Pero pag yung unahan, umiilaw siya kasi sira na kasi hindi kasi sakto yung spring doon eh na may kinakabitan. Kaya hindi siya nasasakto talaga. Nakapanibago talaga yung side mirror, ang laki. Eh since na hindi rin naman ako tumitingin sa side mirror eh pag ako nagmamotor. So, parang wala din siyang gamit sa akin. And lumilingon pa din kasi ako kasi minimake sure ko na wala talagang sasakyan sa lilikuan mo. So, ano ba yung mga kailangan pag nagparehistro ka? Siyempre, una yung pambayad mo. And then, yung original ORCR mo. I think yun lang ate. Tsaka ID ata. Valid ID. Sana hindi malaki lang yung mga gastos. So, malapit na ako. Malapit na ako sa LTO no Baliches. Yan nga pala mga idolo, hindi ko lang sure kung may penalty ako kasi kahapon yung expiration date sa akin eh. So hindi ka lang alam kung mapipenalty na ba yun. Pero
Malalaman natin yan mamaya. Sana hindi masyadong malaki mabayaran sa penalty. Kung meron man. Right? Dami ng mga commissioner. Paparizo lang ako, boss. Ha? Oo, oh, paparizo lang. Hindi, dito ako. Sir, ito po. Mayroon rito, sir. May interval. 5 minutes. Pagano dyan? Ganun din, sir. May interval sa kabila, sir. Alright, dito tayo. Ah. Ay, puto kape, meron pa ata. Iramin ko to, sir, para magawa ko na para mabilis. Habang load ka, iramin ko to. Magkano bagasa sa lahat? Magkano mag... 1440. 1440 na. Lahat lang to, sir. Kasama na yung TPL doon? Saan ba? Saan ko o baba ko na lang? Baba ko na lang? Alright, so pauwi na ako. Alright. So, yun na nga mga idolo. Kakatapos ko lang magparehistro. And still no sticker and no plate available pa din siya. So almost, anong oras ako umalis ng bahay? 7. So na, masiguro mga 9:30 or 9:50 data. Almost, di, ano, lampas 1 hour eh. Kasama na yung stencil, smoke, insurance. And then yung mga commissioner na nag-asikaso eh. So hindi naman siya sinasabing picture kasi wala naman silang nakuha eh. Naku, ang pera sa akin. So, barrel ripper lang nila ako sa smoke belching test. And then sa insurance, sila din nag-repair. So, bali tawag siguro sa kanila commissioner ate. So, wala naman silang nakuha pera sa nagaling sa akin. Alright. And then, yun nga pala, nabanggit ko kanina na sinabi ko kanina na kung magkano yung magagastos ko. So all in all, ang nagastos ko is 1,500. So yun yung nabayad ko. Shit, umuulan. Kailangan natin sumilong muna. Sabi, wala akong dalang kapote. So yun yung nabayad ko. And medyo okay na, matipid din. Kailangan natin umalap ng sisilungan. Silong muna tayo mga idolo. Mga
Babasa yung camera natin, tsaka wala akong dalang kapote. Alright, so kaya tayo mga kasilong nito. Oh, ano, mina na. Sa wakas, naka-restore na yung motor ko, yung motor natin. So okay na ulit siya. Ibiyahe ng malayo-layo. Sabi kasi, sabi sa akin sa LTO. Alright, dito mo tayo. Sabi kasi nila sa akin, tatawagan na lang daw para makuha yung sticker. Ewan ko kung ano, kung meron talagang available na sticker. Sana meron na. Ang hirap naman kasi pag ano eh, wala pa eh. Alright, sisilong muna tayo dito. Dito muna tayo sa camera natin. Medyo uminahin na yung ulan. Buti nga umulan na ngayon eh. Ngayong summer. Takal-takal lang hindi umuulan. Ulan init. Yan ang mahirap eh sa mga motoriste. Kasi babad ka na sa init tapos nababasa ka pa ng tubig. Yan yung mga kadalasan na, nagkukos ng ano eh, sakit eh. Ay. Hindi naman talaga ini-inspect na kung yung motor mo is modified ba or or nagpalik ka na ng shifter, ang mga ganon. So hindi naman nili-inspect, kaya hindi naman mahigpit ang LTO sa ganon. Akala ko nga inspect nila yan. More importante talaga yung usok eh, dun sila nakapokus eh, yung smoke belching yung talaga yung tinitingnan nila, binibigyan nila ng importansya yon dahil na sobrang mausok na ngayon. So hindi ko lang alam yung mga ibang sasakyan na sobrang usok kung paano nakakapasa yun sa LTO, or LTO lang talaga sila registered. Diba guys? So yung sticker ko na kukunin sa LTO, ewan ko kung kailan darating yun eh. Pero yung iba, hindi ko alam bakit sila may sticker eh. Samantalang ako, wala eh. May mga iba doon na nakakuha ng sticker eh. So ayun na nga mga idolo, baka hanggang dito na lang itong vlog ko, kasi sobrang haba na. And then, so yun nga, sa mga first time pa lang mag-renew, yung mga first time pa lang masusubukan mag-renew, so sobrang dali lang. Dahil first time ko lang din mag-renew na guys eh. So guys, hanggang dito na lang itong vlog ko, alam nyo naman na laging tatandaan natin, diba? Kailan mo motor, always ride safe dapat, di ba? Capital RS, ride safe! Peace!